dahil sa negosyo na to, malaki yung pinagbago ng buhay namin. 85 pesos lang, dalawa na yung shawarma. Kaya naman ito talaga yung negosyo ko, ito yung experience ko. Ang pagbe-business, ikaw mismo, number one empleyado. Ako po si Robinson Felipe, may negosyo na shawarma. Ang main po namin nandito sa may Barangay 3, Cabana Street, at saka yung nasa Paseo de Lucena. At meron din kaming yung Allison Food Cart. Alauna ng hapon, pumupunta na ng isabang yan. At pagdating ng alas 5 ng hapon, dapat ng KFC. Shawarma, sir. Shawarma rice. Nagsimula kami nung time ng pandemic. Nawalan ako ng trabaho. Birthday nung asawa ko, gumawa ako ng pizza. Tapos pinakain ko doon sa mga kapitbahay namin. Yung mga kumain ng pizza, nag-order na sa akin. Doon na pumasok yung idea ko na i-online na lang. Sinamahan namin ng ibang pagkain, yun na nga yung shawarma. Yummy! Mahirap mag-umpisa sa negosyo dahil nga maliit yung puhunan, maraming mga struggle. Naisip ko na, sabi ko, isarado na lang kaya natin to. Madaling araw pa lang, ako'y namimili na ng gagamitin sa palengke. Pagkatapos mamalengke, nagluluto na ako. Pagdai medyo makula na. Sasahan natin yung laman, giniling. Pagdating ng mga empleyado ko, yung nandito, piniprepare namin yung mga gulay, yung mga sauce. Kaya naman ito talaga yung negosyo ko, ito yung experience ko. Bago mag-pandemic, yun yung naging trabaho ko. 15 years ako nagtatrabaho sa production ng shawarma. Ang paglago naman naging ng negosyo, kailangan ikaw mismo may-ari, hands-on ka doon sa mga pagkain, sa pagpe-prepare. Ako mismo yung gumagawa ng mga pita bread, ako yung namamalingki, ako yung nagluluto. Kami lang dalawang mag-asawa ang nagtutulungan sa negosyo. Kami lang mismo,
Yung mga anak ko, dahil nga wala namang pasok, yung isang anak ko na panganay, nakakatulong sa amin. Hanggang sa dumarami na yung order, doon na kami utay-utay na kumukuha ng empleyado na makakatulong namin. Lalabas ko na yung mga gamit para makapagtinda namin. Ibang-iba yung buhay namin noon. Noon kasi nagtatrabaho ako, namamasada sa gabi. Kahit sa negosyo na to, nakapagpuntar kami ng mga gamit at mabilis na rin namin nabibili yung pangangailangan namin sa bahay. Napakalaki talaga ng tulong ng negosyo na ito sa amin. Dito po muna pwedeng stay hanggat hindi pa nadaan yung mga enforcer. Hindi ko first time kumain ng shawarma, pero dito sa stand ni ate, first time. Sa 85 pesos na buy one take one, okay na, sulit na. Busog na nga ako dun sa isa eh. Affordable yung shawarma namin. 85 pesos lang, dalawa na yung shawarma. Shawarma nila kasi hindi siya madamot sa lahok. Pangmasang shawarma na lasa. Lalo na yung sauce nila. Matagal ko na rin kasi siyang natikman nung dati pa lang. Mas nag-upgrade na yung lasa niya. Mas naging tasty ganun. Kaya binabalikan na talaga namin. Mag-try na sila mura lang tapos madami din yung serving. Binabalikan niya ng customer dahil nga yung quality ng shawarma nagustuhan ng mga customer. Itry niyo na lang dito kumain ng shawarma guys kasi sulit din yung 55 pesos ko. Mas maganda pa yung quality niya kaysa dun sa mga shawarma sa mall. Try niyo yung nasa kalsada lang na shawarma. Ibang experience siya sa mga mall. Masulit siya kasi buy one take one tapos sobrang affordable. Sobrang mura lang. Nagpapasalamat, malaking pasasalamat ko sa mga customer na tumatakilig sa amin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi na siguro tumagal yung negosyo namin na ganito. Hindi ka malulugi, masarap talaga. Babalik pa ulit ako kasi nagustuhan ko nasa niya. Dati, yung kakain namin sa araw-araw, inuutang namin. Sa ngayon, malaki yung pinagbago ng buhay namin.